Mga giliw po naming taga-subaybay, kami po ay nagkaroon ng technical problem. Paumanhin po doon sa ating mga kaibigan na nanonood, kapatid na Benny. Medyo na-interrupt tayo because of technical problems ng ating live streaming. Ganyan po talaga pag live. Talagang hindi maiwasan natin yung mga abiriya sa ating mga equipment. Ito pong amin po kasi mga equipment na ginagamit. Alam naman po ninyo na yan po ay may mga tukod-tukod lang po kami dito, para lamang po kami ay makasurvive sa ating pong production. And ang Panginoon naman, hindi naman tayo pinababayaan, kapatid naman na Benny. Ano? Kahit na may mga interruption, kasi yung mga laptop namin po dito, mga depektado na eh, depekto na, defective na po. Kaya kung minsan ay konting bagay lang, wala na, hindi na kaagad siya gumagana. Mas lalo pong stress yung aming pong technical team. Siyempre, kasama na rin kami diyan. Pero malay po namin, kikilusin ng Panginoon ang puso ninyo. At yung mga pangangailangan namin dito sa ating mga kagamitan para wala ng interruption, ay talagang ibibigay ng Panginoon yan, Brother Benny. Amen. Amen, di ba? Kaya naniniwala ho kami, yung mga sumusubaybay sa amin sa abroad, talagang hindi ho bumibitiw sa ating pagtitiwala sa ating programa. Ay ipinapanalangin po namin na sana po ay madagdagan ang aming kagamitan na medyo hindi ho pupugak-pugak talaga po. Maniwala ho kayo, yung amin po kagamitan dito may tukod po yung iba. Talagang konting galaw mo lang, wala na. Kaya ganun po ang nangyari. Pumanhin po doon sa aming mga kaibigan na nabitin doon sa ating pong pagtalakay. Ulitin po namin yung bahagi na kung saan ay aming sinasagot yung katanungan noong isa po nating taga-subaybay. At babalikan na lang natin, kapatid na Benny. Ito yung ating karugtong doon sa ating naputol na episode. Tanong na ating sinasagot kanina nung naputol ay mula kay Tonton Tonggeo. Magandang araw po sa inyo. Pinapag-aralan ko po at pinagsiisipan yung tungkol sa Trinity. Ang kaso po, bakit yung Holy Spirit hindi po masyadong napag-uusapan? Bakit po palagi ang Ama at Anak lang? Sa 1 Corinto 8:6 po sinabi na ang mga Kristiyano ay may isa lamang Diyos, Ama, at meron lamang isang Panginoong Hesukristo. Ang Ama ay hindi si Kristo at ang Kristo ay hindi ang Ama. Isa lamang ang Diyos Ama, isa lamang din ang Panginoong Hesukristo. Pero iisa sila sa pagiging Diyos at Panginoon. Tama naman po kayo dyan. Iisa ang Ama, iisa ang Diyos Ama, iisa ang ating Panginoong Hesukristo na siyang Diyos Anak. Tama ho kayo dyan na silang dalawa ay iisang Diyos. Opo. Kaya lamang ang kanyang sabi niya, pinag-iisipan, bakit yung banal na Espiritu? Hindi nababanggit. Hindi nababanggit. O kaya kung mayroon man, ibibihira ikang pag-uusapan. At ang kanya pang katanungan, ang tanong ko po, bakit wala po yung Holy Spirit? Tinatawag din po ba siyang Panginoon at Diyos? Salamat po. God bless. Brother Benny. Oh, Brother Jerry, at doon siya nagtanong, parang tila baga nga ng banal na Espiritu ay hindi masyadong nababanggit, Brother Jerry. Pero madalas nating sinasabi, kapag ka ating pinag-aaralang mas malalim pa at mas malawak, ang bahaging ito tungkol sa Espiritu Santo ay mapapatunayan po natin sa pamamagitan din ng Biblia na madalas nga siyang binabanggit. Una, pansinin po natin sa aklat ng Genesis. Unang-una binanggit, ang sabi dyan sa aklat ng Genesis, 1-1 at 2, ito ang nakalagay. Ang sabi po rito, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yeah. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. O maring sabihin natin, baka dito lang binanggit. Kasi totoo nga naman, hindi natin maitatanggi sa buong kasulatan sa matandang tipan hanggang sa bagong tipan, ang Anak at ang Ama ang lagi silang may gawain. Ngunit, sa tingin ko, hindi lang nare-recognize yung banal na Espiritu na siyang may kapangyarihan ding gumagawa rito. Kaya, hayaan yung basahin ko dito sa aklat ni San Juan. Yeah. Maliwanag ito, Brother Jerry. At doon siya nagtanong, ha? Tignan po natin, ano ang gawain ng Espiritu Santo? Dito makikita natin na last at dapat natin siyang tanggapin o banggitin o i-recognize, sabi rito. Kapitulo 16 at ang talata ay 13. Abo. Sabi rito, gayon may, kung siya ang Espiritu ng katotohanan,
ay dumating ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya nagsasalita nang mula sa kanyang sarili kundi anumang bagay na kanyang marinig ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Yeah. So ibig sabihin, Brother Jerry, mula sa matandang tipan hanggang sa bagong tipan, hanggang sa dulo pa pagkatapos ng bagong tipan, hanggang sa kasalukuyan at sa kinabukasan pa at sa hinaharap, ang banal na espiritu ay may gawain upang hikayatin ng tao, sumbatan ng tao, at ang sabi pa dyan ay i-comfort ang tao, kagaya ng pangako ng ating Panginoon na kanyang ipapadala. So, ibig sabihin, ang banal na espiritu ay mayroong malaking gawain na isinasagawa na dapat yun ang ating makita. At kung ating lalawak-lawak ang pampag-aaral na ito, ay makikita natin tama, kapatid, ang banal na espiritu. Tama, kapatid na Benny. At doon sa ating kaibigan nagtanong, huwag lang ho ninyong masyadong i-conclude na kung hindi nababanggit sa isang talata, opo, ay hindi na pinag-uusapan. O kaya ay kung hindi nababanggit, or minsan ay, gaya nun, yung 8:6 ng unang Korinto, opo, isa sa kanya mga nais itanong sa atin, eh bakit nga naman hindi nababanggit ang banal na espiritu? Ay hindi ho kung hindi nabanggit yan, ay hindi na pinag-uusapan. Kapukha nung binasa ng kapatid na Benny, from the time of creation, aktibo na ang nandiyan na siya, banal na espiritu, ang ikatlong persona ng kadyusan. At yung sa sumunod na binasa, maging sa bagong tipan ng kapatid na Benny, kung babasahin yung aklat ng mga gawa, napakadaming gawain ng banal na espiritu. Opo. Siya yung nag-uutos sa mga apostol, siya yung nagbabawal na gusto kong basahin itong mga bahagi ito. Kahit talata lang ang aking babasahin, kapatid na Benny, dito sa ating ginawang pag-aaral tungkol sa sa ginagawa ng banal na espiritu sa banal na kasulatan. Tingnan ninyo, ha? Isa po sa gawain ng banal na espiritu sa panahon po ng mga apostol ay napakalaki at hindi po natin pwedeng ibaliwalian. Halimbawa, katulad po nito, yung banal na espiritu, siya ho ang nagbabawal sa mga alagad na pumunta roon dahil mapapahamak sila. Mababasa natin sa Gawa 8:29, Gawa 11:12, Gawa 13, versikulo 2, Gawa 16:6-7. Yan yung mga binabanggit nating mga gawain ng banal na espiritu. Opo. Maging doon sa aklat ng Lucas sa kapitulo 1, ang bersikulo ay 35, kapatid na Benny. Yun yung nabasa natin kanina putol yung ating part 1 itong ating episode na ito. Ang sabi nito at 1:35, at sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. O, biruin mo. Maliwanag yun, Brother Jerry. Doon pa lang, lumililim ang banal na Espiritu. Ayun, sa pagkakatawang tao ng Panginoong Heso Kristo. Eh. So, from creation to redemption, kapatid na Benny, ang banal na Espiritu ay very active sa gawain ng kaligtasan ng tao. Eh. Creation, redemption, and even sa kapanahonan ngayon natin. Kung walang banal na espiritu, kapatid, hindi po mababago itong mga i-interviewin natin sa dating na araw. Tama po. Si Commander Wahab, na dating isang notorious na commander ng underground movements, eh hindi mababago ng banal ng buhay niyan kung hindi po nagagawa ng banal na espiritu ang kanyang gawain na paghihikayat sa tao, sapagkat ang sabi doon sa binasa ng Kabeni, doon sa 16, no? Binasa mo, kapatid na Benny, isa sa gawain ng banal na espiritu, susumbatan. Eh, sino sumambat kay... Hanggang sa huling panahon. Hanggang sa huling panahon, yung binanggit na binasa ng kapatid na Benny. Hanggang sa mayroong taong makasalanan. And even kahit natapos na ang kasalanan, nandun sa langit, dahil kasama yan ng kadyusan eh, ikatlong persona ng kadyusan ng Holy Spirit, mananatili po ang banal na espiritu. Opo. Dahil walang hanggan po eh. Eh ngayon, ito po isang babasahin kong talata, pakinggan po ninyo, Brother Benny, alam kong alam mo rin naman itong talatang ito, pero para sa ating mga kaibigan taga-subaybay, Kapitulo 1 ng aklat ng Unang Pedro, ang versikulo 2, ang ganda ho, benediksyon ng mga apostol eh. Ang sabi po ay ganito, 1:2 ng Unang Pedro, ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa pagpapabanal ng Espiritu, upang magsatalima at mga wisika ng dugo ni Jesu Kristo
biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Ay ba, naroon yung tatlong persona eh. Opo. Trabaho nila binanggit sa kaalaman ng Diyos Ama, sa pagpapabadal ng Espiritu Santo, at mawiwisi ka ng dugo ni Hesus Kristo. Andun yung tatlo. Magi sa aklat ng Mateo sa bautismo, di ba, Brother Benya? Maliwanag po yun. Ah, sila ika ay bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama ng at ng anak at ng Espiritu Santo. Maliwanag. May mga talata po sa Biblia, kapatid, na yung Ama, Anak at Espiritu Santo ay magkasamang binabanggit. Ngayon, kung ang unang Korinto 1:8 hindi nababanggit, eh hindi nangagahulugang hindi siya kasama. Mm-hmm. Kapatid, kasi may mga talata po ng Biblia na binanggit yung tatlo. Opo. Kapatid na Benny. At sa ibang bahagi ng iba pang kasulatan, katulad ng binasa, sa Genesis at kung saan-saan pa mga aklat sa Old and New Testament, na yung banal na Espiritu, siya naman yung solong binabanggit. Hindi naman binanggit doon yung Ama at Anak. Hindi nangangahulugang hindi eksistido yung Ama. Hindi eksistido yung Anak. Opo. Kahit hindi nababanggit. Sapagkat may mga point of emphasis, yung po mga sumulat ng Biblia na pinapakita lang yung solong pagkakagawa ng isang persona ng Kadiyosan. Opo. Pero hindi nangangahulugan na hindi eksistido yung dalawa o isa. Opo. Sa kanila. Palagi silang magkakasama sila sa gawain ng pagliligtas. Yes, kasama. From creation to redemption, kapatid na Benny, nandun yung tatlong persona ng Kadiyosan. Ngayon, tumpukin natin yung tinatanong. Ang tanong po ko, bakit wala po yung Holy Spirit? Hindi po totoo na wala po doon sa 8-6. Nandun na. Pinasan natin. Pangalawang tanong niya, tinatawag din po ba siyang Panginoon at Diyos, Brother Benny? Maganda yung tanong, Brother Jerry. Tinatawag ba siyang Panginoon? O, sige, babasahin natin sa 8-6. Kasi baka makonfuse yung ating mga nagtatanong, yung ating mga tagapakinig. Babasahin ko po. Mas mabuti pong buksan natin sa Unang Korinto 8-6. Ito po ang pagkakasabi. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa Kanya, at isa lamang Panginoon, si Hesus Kristo na sa pamamagitan niya, ang lahat ng bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya. Ayan. Eh, hindi tayo mako-confuse kung mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Mm-hmm. Kasi po, hindi ang ibig sabihin ay ang Diyos lamang, siya lamang, ang Ama lamang, ang Diyos, o ang Panginoon, ang siya lamang, si Hesus. Kasi po, mababasa po natin sa Biblia, marami, na ang Panginoon ay tinatawag ding si Jesus. Si Jesus at ang Panginoon. Ang Espiritu ang tinatawag ding Panginoon. Ang Diyos tinatawag ding Panginoon, kung yan man ay Ama na binabanggit. Pero ano bang ibig sabihin ni Apostol Pablo? Itataas po natin o ibababa natin ang basa sa 5:8-5. Kasi po parang mayroong pagpapaliwanag si Apostol Pablo sa bagay na ito. Na tila baga, hindi nila malirip isipin kung sino yung Panginoon, sino yung mga Diyos. Kaya dito sa talatang 5, itong nakasulat, sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maliit na di, Diyos-Diyosan, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos, maliit na Diyos, at maraming mga Panginoon, maliit na pi. So, ibig sabihin, ipinaliliwanag ni Apostol Pablo, ang Diyos ay hindi yaong mga Diyos-Diyosan. Yan. Ang Panginoon ay hindi yung pinapanginoong mga tao o mga hari na ang tawag nila ay Panginoon. Kaya idinidiin ni Apostol Pablo na sa sais, sa ganang ating ika, ay merong isa lamang na Diyos. Yung tunay na Diyos. Yung lumalang ng langit at lupa. Mm-hmm. Yung isa lamang Panginoon, ang Panginoong Jesucristo, na siyang Diyos na nagkatawang tao, na namatay, na tinatawag nating Panginoon, na iniligtas ang sangkatauhan. Ngayon, mari, Brother Jerry, dudugtungan mo. Ang tanong dito, ang Panginoon ba o ang Espiritu ba tinawag na Panginoon? Ay tignan po natin dito sa isang talata, Brother Jerry. Opo. Dito sa 2 Corinto 3:17. Yan. Ang liwanag nito, Brother Jerry. Hanggang 18, nandiyan din. Ngayon ang Panginoon, ang siyang Espiritu, malaking I. At kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon may kalayaan. Ayan. 18. Dadapwa tayong lahat na walang talukbungang mukha na tumitingin gaya ng isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nababago tayo sa gayon ding larawang mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Ayun. Linaw, ano? Eh, paano naman, Brother Jerry, yung tinatawag nating ang Diyos?
na tinatawag na Panginoon. Dito sa awit 18:31. Sige po. Sapagkat sino ang Diyos liban sa Panginoon? Ayun. Brother Jerry, ipaliwanag mo ang ano? Magandang talatang ito. Ayun, napakalinaw po na sa binasa ng Kabene. Tamang-tama naman, yung kanyang hawak at yung hawak ko yung talata, eh parehas kami ng aming mga pinagbabatayan sapagkat alam niyo po ang mga ngaral eh. Lalo na pagka-partner sa gawain, kumisan niyo ang drive ng aming pagsasalita, naiintindihan na kagad namin opo, yung mga linyada na gusto namin i-emphasize. Kaya't minsan, pag buklat ng talata niya, buklat parehas. Ngayon, ganito po ang aming naisabihin, kapatid. Doon sa binasa ng ating kapatid na Benny, yung Espiritu ay tinawag na Panginoon. At yung Panginoon, Espiritu. Ngayon, yung Espiritu, binasa niya, Diyos. At yung Panginoon, Diyos. Eh kung tinawag ang Espiritu na Panginoon, at ang Panginoon Espiritu, eh ni Diyos. Apo. Eh isa pang pagpapatunay doon sa talatang yan, doon sa Aklat Gawa Kapitulo, sa Aklat ng Gawa, kapatid na Benny, apo. Ito yung ginagamit ng Kamenong madalas. Ah, opo. Ito ay alam kong meron ka rin code dyan sa Bible ng Kamenong. Ano? Kapitulo 5, ang versikulo ay 3 at 4 ng Gawa. Tingnan po ninyo. Ganito ang ating mababasa. Datapot sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Mm. Kanino po nagsinungaling? Si Ananias? Sa Espiritu. Sa Espiritu. Pagdating sa 4, nang yaoy nananatili pa, hindi bagay yaoy nananatili sa iyong sarili? At nang may pagbili na, hindi baga nasa sa iyong kapangyarihan? Ano't iniisip mo ang mga bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Biruin mo, kanino nagsinungaling si Ananias? Sa Espiritu. Ang sabi ni Pedro, hindi ka nagsinungaling sa tao, nagsinungaling ka sa Espiritu. Sa Diyos. Yung Diyos na pinagsinungalingan niya, ang tawag ni Pedro, ang Espiritu. Opo, maliwanag. Ang linaw po niya, kaya huwag mong ikalito kapatid at mabuti sana at napag-aralan mo at pag-isipan mo na ngayon na talagang sa Biblia ang banal na Espiritu ay napakalawak ng gawain. Yes. Kaya kinakailangan masama siya lagi sa usapan sa ating pong mga pananampalataya. Sa ating pananampalataya, sa sermon, ano kapatid? Sa pag-aaral ng Biblia, hindi magiging posible ang ating pagkaunawa sa scriptures kung wala ang banal na Espiritu. Hindi ka dadalhin sa liwanag ng katotohanan kung wala ang banal na Espiritu. Hindi mababago ang buhay mo kung wala ang banal na Espiritu. Mamaya-maya ng konti, maririnig ninyo ang buhay, istorya ng buhay ng isang binago ng banal na Espiritu. Commander Dayang, nandyan po sa linya ng telepono. At mamaya-maya na po aming pong bubuksan yan. Alam po, excited na po kayo. Ako rin naman, excited na. At lalo naman si Commander Dayang. Sabi niya sa aking message dito, kapatid na Benny, mas kinakabahan daw siya sa interview kaysa sa gyera. Ganun ba? Oo, kasi sa gyera noon, hindi tinatabla ng bala ho itong ating kausap. Ah, may anting-anting po siya. Pulahan ito. Naku, magandang interview ito. Oh, time na raw. Sabi ng ating, kahit yung ating technical team, excited na marinig yung interview natin kay Commander Dayang. At sumpre, sa susunod po ng mga araw, abangan po ninyo, isasabay natin si Commander Wahab dito po sa programang Kapitulo Besikulo. Exclusively. At kami nagpapasalamat doon sa mga kapatid na sila mismo yung eager na papuntahin na rito yung dalawang yan. At sila po ang willing na mamasahe. Wala naman tayong pera. Sila po ang nagbibigay ng airfare nito pong ating mga kapatid. Ano po? At hindi ko na ho babanggitin yung mga pangalan nila sapagkat gusto nila, buo po sila nating pasasalamatan. Yung po mga kapatid natin dyan sa Geneva, Switzerland. Sila po ang sasagot sa ticket ng ating mga bisita na may interview. Pero for the time, ngayon, Brother Benny, patikim lang. Opo, patikim lang. Kasi napangako natin yan noong nakaraang linggo na ating ibibigay sa kanila ang boses ni Commander Dayang. Si Commander Dayang, babae po ito, Amazona. babae po ang warrior na nanonood sa atin ngayon. Kaya, huwag ko kayong bibitiw. Magpapalit lang ko kami ng kasuotan and then babalik ko kami sa ating interview with Commander Dayang. Bago po tayo pansamantala maghihiwalay sa impapawid, nais ko po kayong anyayahan sa isa pong pananalangin. Tayo po yung manalangin. Mahal namin Diyos, salamat po ng marami sapagkat ginamit po ninyo ang palatuntunang ito upang maging daluyan ng inyong mga katotohanan. At samantalang kami po ay nakapamahayag ng inyong mga salita sa mga tanong ng aming mga kaibigan, harinawa po ay naging malinaw ang mga sagot po namin mula sa inyong mga kapitulo at bersikulo ng Biblia. Maasa din po kami
ng lahat ng aming mga taga-subaybay ay lagi pong maging bukas ang kanilang mga isipan sa pagtanggap sa inyong mga katotohanan at lalo po silang mapalapit sa inyo na siyang pinanggagalingan ng buhay na walang hanggan. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga minamahal po naming taga-subaybay, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pamamalagi sa ating programa, bagamat nagkaroon ng konting technical problem sa kalagitnaan ng ating episode na ito. Subalit kami po ay naniniwala na hindi po kayo bumibitiw pa rin. Ito pong ating programa, karugtong po ito ng ating unang episode. Huwag po kayong aalis sapagkat isusunod na po namin ang ating pong interview with Commander Dayang. Sa pangalan po ng bumubuo ng programang Kapitulo Versikulo, at syempre po ang ating pong mga kapatid na nasa likod ng kamera, ang Project Life Ministry, at ang aking po naging kapartner sa programang ito, syempre, ang John Travolta ng Kapitulo Versikulo, Brother Benny Pilomino. Ito naman po ang inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sevilla. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. God bless you. Love you too.